Good day to everyone. We are here in our program, Hour of Great Mercy. And tonight, this has been Brother Boo and Sister Aden. So we would like to share with you about what is hypocrisy. Amen. Brother, let's start with prayer. Yes. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, we thank you for your good deeds to us, for your greatness, for your loving mercy, that you continue to change us in spite of the shortcomings and setbacks, especially the time when we transgress you. You're always there, willing to forgive us because of your mercy. And you're willing to accept us once again, though we fail you. You're always our Father. God, make us the kind of person that you want us to be. We thank you so much. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Now, there's something before that, Sister Aden, because you might ask, Bob, para bang baliktad ang cross, yung sign of the cross. Actually, hindi ito baliktad. Nagkataon lang yung ginamit namin na camera is yung front camera, nag-selfie kami so that makita namin yung nag-follow sa amin, who's watching us. So, hindi ito baliktad when we sign up the cross. We're doing the right thing. Okay, Sister Aden. So, to start with our topic. Yes. Today, brothers and sisters, in this hour of great mercy with Bu Aden, let us first read the gospel. A reading of the gospel according to St. Mateo, ang pagbasa sa Ebanghelyo, kinutlo sumala ni San Mateo, himayaon ikaw, o Ginoo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga parisyo, mga tigpakaran aron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin, bisan gani sa mga lamas, sama sa herba buena, sa anis ug sa kaningag. Apan, wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-an. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giya nga buta. Salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga parisiyo, mga tigpakaaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa inyong mga kahakog pinagi sa pagpanlupig o kahakog. Mga parisyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso o plato o malimpyo usab ang gawas. Ang Ebanghelyo alang sa atong kaluwasan, daigon ikaw o Kristo. Sister Aden, before we continue, i-acknowledge muna natin yung mga nag-view viewers tonight. Natin. Happy viewing to Altar Service. Okay. Service. Elaine Miramos Salazar, Karen Lakwasan, and to you, Brother. Brother Jose Salvador, thank you for watching us. Taga-Siboran is siya. Jennifer Pagunsan is watching. Hello, Brother. Good evening, bro and sis. Amen. Where Belonueva. And to Mrs. Masangay Kabigon with your husband. Yes. Thank you so much for viewing with us with this great hour of mercy with Bu Aden. And salamat, no? Yes. Maraming salamat sa pag-follow niyo sa amin. Ito po ay social media evangelizations. Hence, we are in pandemic time and it is not able to go outside. Yeah, to go outside. For so, any gatherings in the Catholic Church. Okay. So let's continue, no? So let us try to analyze first the gospel of the day, you know? Because
something like may mga tao na ganyan, no? Like so, the Pharisee and the teachers of the law. So these are the major characters in the gospel. Mm-mm. Magtutudlo sa balaod. In teachers English, of the law, teachers of the law. Pariseo. The Pharisee. O mga tigpakaaron ning nun. Oh, actually, they are tigpakaaron ning nun during the time of Jesus Christ. This group of people, not only the Pharisee, but also the Sadducees. No? Sadduceo. At saka yung mga escriba. Yung mga Sadduceo, yun ang mga priest during the time of Jesus Christ, Jewish religion. And these scribes, those are the one who nagsuot ba sa balaod ba? Yeah. Kasi mayroong teachers of the law. These are mga abogado, mga attorney. Ano. Yung Pariseo is the elite person, yung mga mayamang tao connected with the Pharisees, with the Sadducees, at saka yung mga members sa Sanhedrin. They have connection. These are the group of people who always oppose Jesus Christ. So, yun. Anong sinabi ni kanina, yung binasa mo kanina? Yung teachers of the law, at saka yung Pariseo? Sinabi? Pariseo. Pariseo. Oo. Ano sinabi doon, kapatid? So, ang sinabi doon, ito po ang nangungunang sinabi ni Jesus. Nasabi niya, woe in English. Woe. Woe unto you. Mm. Pagkaalaot. Pagkaalaot. No? Pagkaalaot. Ito ang unang sinasabi niya na pagkaalaot. Woe unto you. Mm. Mga Pariseo. Pariseo. Mm. Mga tigpakaaron ingnon. Mm. Ang una niya diring ang unang-unang sinambit ng Panginoon dito na nagbibigay sila ng ikapo. No, nagbibigay sila ng ikapo. Bisa apan, ngunit kahit yung mga panakot, yung sinasabi dito, mga panakot, anis at kalingag. Mm. No. So, in other words, binabigay nila, so, ngunit hindi nila sinusunod yung pinaka-importanting tagubilin. Which is justice, mercy, at saka yung, ano? Justice, mercy, and fidelity. Fidelity. So, ganito na lang, i-sum up natin, no? Para wag na tayo, hindi na magbalik-balik. So, ang topic natin tonight is about hypocrisy. No? What is hypocrisy? Yes, that's hypocrisy good. Is like masquerading himself. He pretend to be what he is, but actually he is not. Meaning he pretend to be tigpakaron ing nun, no? Those are the kind of people in which present during the time of Jesus Christ and even sa panahon natin, kapatid, mayroong mga tigpakaron ing nun. Yes. Unya, kanira bang mga taong tigpakaroon inon, Sister Aden, dili ni mo pwede silang tudluan o sultihan. Yes. Because they believe that they are always knowing. All knowing, or they're right, no? And who are these dangerous hypocrites? Yeah. Pinaka-dangerous. Dangerous itong mga taong ito. Yeah. Ito yung mga elite. Mga elite na mga... That's why Paris. Sila yung pinaka-dangerous na hypocrites. May mga hipokrito dyan sa tabi-tabi na hindi masyadong dangerous. Dahil ano lang sila, they belong to yung level nila, hindi yung mga mataas na level. So, i-qualify natin bakit sila dangerous because they are influential person. Yes. Whereas yung nakatabi-tabi lang yung mga hypocrite, maybe they are low-class citizen. Yung mga kapitbahay natin, low-class citizen lang yan. Pero yung mga elite person, they are highly recognized by other people and they can easily influence other people to become and hypocrite like them also. Tigpakaroon ingnon. There are many people in our societies doing like that. Even in a Christian community, mayroong mga hypocrisy. Now, let's speak about religion, sister. Yes. Spirituality. Yes. May mga hypocrite ngayon sa mga grupo. Kahit saan yan. Kahit saan. Now, let's speak muna sa religion, sa grupo, sa community. Kahit anong religion. Kahit anong religion. Katoliko, born again, Protestant, kahit ano pa. May mga tao na mga hypocrites. And what are the signs of these people na hypocrites when it comes to religion? They will not listen to you when you talk about God. Who are they? In the time of Jesus Christ, these are the scribes. Yeah. These are the Sadducees. They don't accept Jesus Christ's teaching. No? They don't believe. They pretend that they are the one who is received the favor of God because they are the children of Abraham.
Kami lang ang saved. May mga ganun. Sa ating panahon ngayon, may mga reliyon na ganun. Sabi nila, kami lang ang saved. Sa atin naman, sa Katoliko, ako ang sakto. Mauni ang ako ang community ng giugman. Ako rin sakto. Dapat paminaw mo sa akong healing. Kaya ako rin gitagaan ng authority ni Bishop Palma to heal. This community inside the Catholic Church. Yeah. Doon ay mga inanak, ang inyong healing dili authenticated. Ang ako mas authenticated. Kaya nga naman, nakahawak ko sa kamot sa obispo. Nakahawak ko sa kamot sa Papa sa Roma. That is hypocrisy. That is only favor given unto you. That is hypocrisy because a person who is really used by God for the greatness, for the glory of Jesus Christ, hindi ganun. He just keeps silent. What he wants is his life will speak that he is on the right track following the Lord Jesus Christ. Itong mga hipokrito, yung baba nila. Yung bunganga. Grabe yung mga bunganga nila, kapatid. Parang machine gun. Oo nga. Sabi nga ni Jesus Christ, eh nga, diba? Itong mga taong ito is their mouth is parang duol sa Ginoo, but their heart is far away from God. Yeah. They always talk to God. They always talk about God. About God. About but religion. Their heart is away from but God. Their heart is away from God. And there are many people, and there are many. I'm not saying na I'm a perfect person, but I try to check myself also not to become an hypocrite kind of person. But there are those many leader, religious leader, charismatic. Servants or head servant is doing like that. Diba, Sister Ann? Yes. Yes po. So mga kapatid, itong hypocrisy, itong ano natin ngayon, topic natin ngayon, atin po itong itutugma, i-connect sa first reading. Sabi doon sa first reading, do not be deceived by those hypocrites, yes, brothers and sisters. Dahil ang pag, ang dahil kayo po ay pinili, meron kayong purpose bakit kayo po ay pinili. Kaya huwag kayong magpa-deceive. Continue and persevere until the coming of our Lord Jesus Christ. Dahil nabanggit dito sa first reading na there will yung coming of Jesus Christ. No, nabanggit dito sa first reading, the coming of our Lord Jesus Christ. Now, Sister Adin, what are the characteristics of a person who is a hypocrite? Okay, I'll give one. So, ano tayo? Ayan. I'll give one. The hypocrites, just like what I read in the Bible, that they want to ask Jesus not to learn knowledge from Jesus, but to trap Jesus. Okay? Mahilig po silang mag-trap, no, mga kapatid. So, since they want to trap Jesus during the time, yeah, these hypocrite people also will trap you. That's why sabi ko na sa first reading, do not be deceived by this kind of people. Because, listen to this carefully, brothers and sisters, so that you will know that that person is a hypocrite. Simple lang. He's a gossiper. He will gossip. He will talk about you. Because a gossip, either it is a factual or not, still a gossip. If the, especially if the person is not present now. Yeah. If you talk about the life of that person, not in front of him, but in front of other people, that is still a gossip. That is backstabbing. Backstabbing. Anong tawag doon? Those are hypocrite people. We should be careful with that. And second, they're judgmental. Yeah. The hypocrites people, they always judge you that you are wrong because he is right. Sabi ng mga taong ito na, oh, yung ginawa mo, hindi tama. Sabi ng kapitbahay, ganun ka, makasalanan ka. Sabi ng anak mo, makasalanan ka. Oh, that is judgmental and that is one way of identifying an hypocrite kind of person. And if you want to go with these hypocrite people, you will be with him sooner or later. Because, anong sinabi sa Biblia? Bad company corrupts character. So, if you go with these hypocrites, it will corrupt your character also. You will become like him. At sabi doon sa isang motto, di ba, sa Brother Buboy? Yung the same feeders flocks together. Yan. Yeah. Kung
kung pareho kayong dalawa ay nagmagkasundo talaga kayo. Yan, brothers and sisters. Hindi lang yan sa religion or inside the Catholic Church. But also, nandito yan. It is present in the communities. In the family. Makikita natin. At ang napaka, ang nagbigay ng isang, ano eh, yung trouble sa pamilya, itong hypocrisy eh. Dahil ako yung tama, ikaw mali, ako yung tama. Lagi na lang akong mali, lagi na lang akong mali. Dapat sana, brothers and sisters, in order not to be deceived with this kind of people, we need to talk to them. But the best thing to do is just to be humble and pray unto God. Dahil hindi sila makikinig eh. Hindi ka pakinggan eh. Palagi po silang tama. Palaging tama at para sa kanila, ikaw yung pinakamaruming tao sa balat ng lupa. And then, you know what, Sister Aden? The question here, what is the future of these hypocrites? Simple lang. Downfall. Because what you sow, you'll reap what you sow. And you will eat the fruit what you sow. If the fruit that you invest, that you did is hypocrisy, you will end up with nothing. And this is biblical. That's why we should be careful with this group of people or kind of people. That is, they are always with us, taba. Yeah. Palagi yun, nasa lang, nasa tabi-tabi lang yan natin or kasama pa natin sa bahay or sa community or within the society. And what one of the sign of this hypocrites people is that inggitera po sila, mga kapatid. Inggitera po. Inggitera. Grabe yung silang magselos. O kaya nga at saka, yung, sa Cebuano pa, bintahuso, ayun. Oo. Bintahuso, sa Cebuano pa. Tingnan nyo si Jesus Christ, di ba? Inggit sila kay Jesus. Yeah. They want to kill Jesus Christ because inggit sila, they're jealous. That's why they always oppose about Jesus Christ. Yes. So in our gospel, ano makita natin sa gospel? So beware, woe unto, tingnan mo, ang sinabi ni Jesus Christ. Woe sa Bisaya pa, pagkaalaot. Because why? Why is it pagkaalaot? Because there will be destruction in the near future of their life. Their destiny is destruction. That's why Jesus said, woe unto you, Pharisees, and the law, and the makers of the law. And also the Sadducees. Because pinapahirapan nyo ang mga pulubi. That's why what God wants is justice, diba? Hindi yung, okay, we give tithes and offering, I'm doing the works in the Lord. Where? Yeah. There in a Santo Rosario. Palaging naka-center of attraction siya ba? Siya palagi ang center of the attraction. Those are hypocrite people. Makita mo yan, kapatid, pag may nagsabing, ah, ako ang gumawa dyan, yung altar, ako ang gumawa dyan, ako ang nag-sponsor, ako ang nag-nunit. Pag palagi na lang, ako, yun ang hypocrites, iwasan mo yan, kapatid. Yes, at I'm listening to the homily or the words of Cardinal Tagle, sabi niya, yung inggit, maaaring tayo din, ay ano eh, maano tayo, matukso tayo sa inggit. Dahil minsan, hindi natin alam na nainggit na pala tayo. Hindi natin alam na nagawa na natin yung karakter na inggit. Kaya, atin pong ipagdasal sa Panginoon na sana, bigyan tayo ng empowerment of the Holy Spirit na kakayanin natin ito upang, dahil sa ating, kung tayo lang mga kapatid, kung hindi natin hinihingi yung empowerment ng Holy Spirit, hindi natin magawa yan. Matitempt talaga tayo na magiging inggitera, na magiging hypocrisy. Dahil dito sa gospel natin, sa verse 23, Matthew 23 verse 23, dito po, nandito po ang pinaka-clear na character ng hypocrisy. Ito po yung walang hustisya, injustice, mga kapatid. At saka, walang mercy, walang awa. Wala talaga silang awa. Hindi talaga yan maawa. At saka, pagtawanan ka pa kapag iiyak ka. At saka, pagka matinudan, hindi sila fidelity. Hindi din honest. Hindi yan mga honest, mga kapatid. At saka dito,
Pangalawang beses, sinabi ni Jesus dito ang word na woe unto you. Pagkalaot. At sa pangalawang beses, mga kapatid, ayon sa verse 25, dito na ang another characteristic, the attitudes of hypocrisy, the sign of hypocrisy. Ito yung sinasabi dito na panlupig, plunder, at saka kahakog, greedy. Greedy. Yes. Ito po ng mga hypocrites people, mga tatapakan ka talaga ng mga taong ito. Halimbawa, kapag nagkasala ka, halimbawa sa dito, isa kang member dito sa community, tapos hindi ka elite, hindi ka influential, dahil ano lang level mo, pang local lang level mo. Kung magkasala ka, aapakan ka talaga. Yun. Yun ang ano dito, panlupig, at saka kahakog, greedy. Sila yung nasa good table kapag kakain na. Diba, yung mga mahirap, nandun lang sa tabi-tabi, diba? Kung tingnan natin. Sana kung sa community natin, no? Gawin natin yung special na lugar para sa mga mahirap. Yes, this group, these people, these hypocrites, sabi ng Biblia, they love to sit sa mga lingkuranan na diin, na sila ang sentro sa pagtanaw sa mga tao. They wear a nice cloth. Yes. They go to the market inside, and then the people will say, oh, hello, how are you? People will applaud them because of their presence. Because hypocrisy, mantaya na ito mga isod, na kining pagkatigpakaroon inon sa mga tao, dili kayo na siya makalaro, makita, sa subtle, but their behavior will speak a lot. Ano man, lagi na kong gingon ganina, nga, dahil nag-ingon, oh, this is my achievements. Muna ang akong nahimo para sa simbahan sa Ginoo. Pero dahil ang kinabuhi sa tago, layo ras tinuod. Muna nga, magbantay kita sa mga klase ng mga tao nga inana tungod kay makatakod ng klase sa kinaiya. Kunyara ba sa sinudanan pa lang ipanghimaraot na ni Jesus kanang klase sa mga tao. Siguro mutana ka, you might ask, why it is that their life is so prosperous? Yes, they are prosperous because they are blessed by the devil. And time will come at the end of the day. They will cry and they will say, Lord, sorry. They will cry because God at first cursed them. Woe unto you. Okay. From Jeddah. Meron tayong kapatid dito from Jeddah. Good evening, bro. And she's watching in Jeddah, Saudi Arabia. Say salamat po for watching us. So, I think we have to acknowledge first the one who is watching. Baka malimutan natin, no? So, Bear Villanueva, Don Obsyong. Marami na din dito sa akin. Carlo Gabuya, sa Pardo. No? Brother Carlo, good evening, brother and sister. God bless. Edgar Janice and Logan. Hello, new bro. Marietta Lupis Guazon and Marvic Cruz. Marvic. Marvic Cruz part is watching. At dito naman sa akin, El Rizor Yam. Shirley Maribao. Hello, Sister Shirley. Shout out po. Shout out talaga kita. Alam kong ang Panginoon ang may purpose sa iyong buhay. God bless you. Dominic Bautista. Si Celihia. JB John. Yes. Yan po. So, magbigay tayo ng isang example sa isang hypocrisy. May na-experience talaga akong isang community. Dumadami na yung mga members. Ngunit, nung nagbigay siya ng mensahe, sinasabi niya na, baka yung pagkain lang ang pinupuntahan niyo dito, ha? Yun. Baka pagkain lang yung pinupuntahan dito. Si pagkaon lang. Sa community lang ito. Mga kapatid, wag sana tayong ganyan. Yes. Magpasalamat sana tayo ng Panginoon na tayo po ang blessed na blessed financially. Itong mga pinapakain natin, kaya nga pumupunta-punta yan dahil dalawa ang purpose nila eh. Yung pagkain sa tiyan at saka pagkain sa soul nila. Dalawa ang ating purpose dahil in the ministry of our Lord Jesus Christ when he was here on earth, pinapakain niya ang mga tao. Kaya kasali talaga yung kain
pero sa community. Not necessarily nga inonimo ba nga basi pagkaon lang yung giari, ha? That's wrong. Because it hurts talagang sa mga taong labi na those people who are in need. Yes. You want to eat food. Another one, these hypocrite people in Matthew chapter 6, anong sinasabi doon? They love to pray with a kind of a repetitious prayer or long prayer. They stand in the street, in the synagogue. They want to be seen by other people that they are religious, no? That they pray too long because para nila is tingnan mo sila parang religious taga. They pretend to be religious but not believers in the Lord. There are those many people. Kasi iba rin yung religious, iba rin yung believers or lovers or followers of Jesus Christ. Because if we are doing that and not for the glory of God, but for the glory of yourself, that is hypocrisy. That's why sabi ni Jesus ganina, nagbigay kayo ng ikapulo, you give your crops, okay, yeah. Lahat ng mga ari-arian nyo, binigay nyo, but your heart is far away from me because what I want is mercy, justice, and love. Yun ang gusto ni Lord. Eh. Kaya nga tayong mga kapatid, if we are a leader or a servant leader or a leader in the church, we should follow the instruction of Jesus Christ. Let us be panabitang batako sa utataba sa pagtawag sa Ginoo na to. Worthy ba? To become a servant of God. Now, I'm not saying that we will be changed right away. At first, at least, with this message that you heard from us, it will give you an instruction or direction that this time, I myself, we ourselves, we try checking ourselves if we are worthy in the presence of God. Mayroon tayong tinatawag na self-evaluation. Ano na ba ang buhay natin ngayon kay Lord? Am I pleasing to God? And second, am I a blessing to other people? Am I the kind of person that God wants me to do the ministry of the Lord? If not, I'm not saying that you are disqualified. You just try to check yourself, bend your knee and say, Lord, this is my weakness. Help me to grow matured in you. Ganun lang, kapatid. So itong sinasambit natin na hypocrisy, yung sinasambit natin na mga kasalanan dito, mga attitude, ito po yun sa isa sa mga capital sin. Yung sinasabi kanina na kahakog, plunder, yung greediness, avarice yun, di ba? Doon sa 7 capital sin according to CCC, Catechism of the Catholic Church. Number 1866. Nandun po mabasa ang 7 capital sin. Kaya iwasan natin yan upang hindi tayo magiging hipokrito. Dahil mga kapatid, ang karakter po ng isang hipokrito, talagang ano yan, very dangerous dahil isipin natin si Jesus noon, gusto nilang patayin. Yeah. Kaya tayo din, atin pong tandaan na sa first reading, ang sinasambit doon, tinutukoy doon, yung mga chosen. Dapat mag-ingat tayong lahat ng mga chosen, dahil grabe ang impluensya sa mga hipokrito mga kapatid, dahil sila po ang elite. Dahil ayaw man natin, tanggapin man natin o hindi mga kapatid, kahit saan, kahit sa community, kahit sa pamilya, kung sino yung may pera, kung sino yung pinaka-influential person, siya yung una nating ini-entertain. Kaya dapat sa mga sa mga communities natin, no, hindi lang sa loob ng simbahang Katoliko. Ano natin, pantay-pantay ang pagtingin ng mga tao. Huwag natin bigyan ng always the privilege, the favor to those who can give their offering, who can give their financial blessing, especially to those who are chosen. Yes. Dahil ingat tayo mga kapatid, dahil diyan magiging ma-influensya tayo sa kanila. So, yun, marami nagkinig taga ibang sekta para malinawan sila at bumalik sa inang simbahan. Yes. True Church, Catholic Church, ipinalangin natin para isang kawan at isang pastor. Yes. Salamat. John 17. Okay. Yes. Tonight, we talk about hypocrisy. My stand, our stand here, is not even to condemn those people. Amen. Who are hypocrites. Why? Because this is the hour of great mercy. Amen. And I believe God will change us. I don't condemn people.
I don't judge people, but I pray for those people who is hypocrites. I myself siguro, may mga time siguro nga we will become hypocrites. Now what sa amin lang dito kapatid is, we'll just give you a reminders because kasi ito ang pinaka-grabe na sin, no? Na it doesn't mean that this kind of sin cannot be forgiven. Mayroong forgiveness as long as the dispensation of God's grace and His mercy spread all over the world. There is a time for us to be changed. Siguro yung mga moods namin, the way we talk, parang ang tingin namin, baka ang tingin nyo sa amin, baka, perfect na kami. Hindi ganun, hindi lang perfect, baka, uy, galit sila. We are not galit. We hate sin, but we love sinner. Amen. Okay? We hate the spirit of hypocrisy, but we love the person who is hypocrites. We even pray, and pray for us also. Because there are times in our life, sometimes, I myself, I'm not saying that I am a perfect person. There are times also nga, may mga attitude sometimes, which is not pleasing to God. So what we need to do is, let us pray one another. Let us not condemn one another. Yes, we talk about someone who is a member of a community that is just doing like that. But we never condemn. Doon ay mga tao na mga elite, we never condemn. What we need as a Catholic, as we believe in a merciful and loving Father, since this is the great hour of mercy, God loves us all, especially those who need to be loved, even the unlovable, mahal ni Lord, because the love of God is unconditional. We have no right to condemn brothers and sisters, and our forefathers teaches us, according to CCC of the Catholic Church, Statement 1864, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven. Amen. Remember, every sin will be forgiven. Mm. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Mm. Yun lang ang hindi pwedeng mag-forgive ng Panginoon. Now, let us clarify the issue. What is blasphemy against the Spirit? Because hypocrisy is not blaspheming the Holy Spirit. It is blasphemy. The attitude of a person. It's only an attitude. Now, what is blasphemy? If you will not believe and accept Jesus Christ as Lord and God, that is blaspheming the Holy Spirit. Yes, you cannot be forgiven with that. If you will not accept Jesus Christ as Lord and God over your lives. Hypocrisy is not against the Holy Spirit. It is just the attitude of a person. It is just like yung kawatan, hater. It is just like tao na full of anger, hatred. It is just like that. But it can be changed. It can be changed by the power of the Holy Spirit. Yung pag-deny mo kay Jesus Christ, it's different yun, kapatid. That's why we have to qualify the issue. Yes. Baka i-connect nyo ang hypocrisy is blaspheming the Holy Spirit. No, it is the attitude of a person being hypocrites. Kasi may mga tao naman na change eh. May mga hypocrite people. Because before, we do not know Jesus Christ. I myself, I was not a believer in the Lord. I am a hypocrite person at the time. Because I pretend sometimes to be, oh, this is my religion, this is my belief, this is my church. Parang ako na ang saved. That is hypocrisy. Pero God calls me and God said, I will change your life. God will change us from glory to glory. As long as there is breath in this body. Yes. As long as there is life. As long as the Holy Spirit is here in this world. And each one of us will be changed. And to address the message of G.B. John, if I connect to myself when I was a Protestant, hipokrito din ako noon. Dahil ito ang madalas kong sasabihin na kayong lahat ng mga Katoliko, mga makasalanan, nag-judge na po ako. Kayong lahat ng mga Katoliko, pupuntang impyerno. Yun po attitude. Ang isang attitude ng hypocrisy. Attitude lang po yung hypocrisy. But, hindi po yan blasphemy. But you know maari what? Yang, maari yang i-forgive. Forgiven pa rin yan. Kasi ganito nangyari. Ganyan din ako dati. Even you, your brother, yes. we pretend to be what we are, but not actually parang what we are. Righteous. Pero you know what? Ang Panginoon hindi pa tapos sa atin. God is still moving on. God is working in our lives. Kaya nga sabi ko ni kanina, kahit ano ka pa, whatever you are, whoever you are,
as long as the mercy of God, His grace, His divine mercy is working right now in our lives through the propagator of His divine mercy. So there's a time for us to be changed, no? Time to renew our lives, because for me as a pastor before, it's difficult for me to return to this Catholic faith because I created prejudices against this Catholic faith because of my hypocrisy attitude. But I believe that when the Holy Spirit touched my life, so I love the Holy Roman Catholic Church as well as my Protestant church before. I don't make any judgment or proclamation that they will go to hell, as long, especially that I am a Catholic now. Kasi ang belief natin sa mga Katoliko is lahat masave. Yes. If they will come to know the truth. That's the message of the divine mercy, na lahat tayo ay sana pupunta sa langit, brothers and sisters. At hindi natin kalimutan yung pinakatima sa Biblia, na ito po yung kasalungat sa hypocrisy, yung humility. Humility. Oo. Pagpakumbaba. Dahil sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." God doesn't condemn anyone, doesn't condemn sinners. Okay. Amen. Again, there's a question. Oh, si Brother Ragin again. Sabi niya, "Hello, Brad. How about denying Jesus, who is God and Savior, like the interpretation of INC? Okay. The teaching of the Iglesia ni Cristo is to deny that Jesus Christ is God. Is God, or both Lord and God. They only accept human, Jesus Christ as human being. And that even in the Bible, if you try to look at the Bible, that is the system of the Antichrist. Because in 1 John chapter 2, verse 32, "The one who denies the Father, who is the liar? The liar is the one who denies the Father and the Son is called the Antichrist." What they denied is that Jesus Christ and Father is not co-equal, not co-exist, because Jesus Christ is only a human being. So the question is, how about Jesus Christ, who is God and Savior? Sila ba ay masaved? Brother, sabi ko kanina, habang may buhay, if there is still breath in this body, God is not yet finished with us. Yes. I believe may mga iglesia ding lalabas dyan. Yeah. I think remember isang defender sa iglesia ni Manalo, si yung kasama ko doon sa Alfie, Brother Alfie. Kasama ko doon sa Paranaque when I talked, we share my conversion. Siya ang una, siya ay iglesia ni Cristo at nagkatoliko. Ako naman ay Presbyterian. Siya ang umuna, then pagkatapos ako na naman, nag-testify kami sa CFD yearly or annual convention, 31st convention, nandun sa posting ko sa YouTube. Ito lang masabi ko, kahit yung pinakamasamang tao na walang kinikilalang Diyos, there's still a time, there's still a chance. If God will touch, if God will move, that people will be saved. At naalala niyo ba yung tanong ng isang bata kay Pope Francis? Yun. Dahil namatay yung kanyang ama na atheist. Tanong niya, masave ba yung ama niya? Makapunta ba sa langit? So, kung nakita niyo yun, grabe. Makaiyak po kayo, mga kapatid. Dahil even na Pope Francis, hindi siya nag-condemn. Di ba, Sister Sister Arden, hindi lang natin i-mention ang name. When we went to Baguio City, I think you remember this. Do not mention the name, okay? Yung matangkad na babae. Di ba dati siyang iglesia ni Cristo? Yeah. We will not mention the name because that is controversial. Because, you know, it's very dangerous also. Very dangerous. If the iglesia is watching right now and then matrace nila. Itong babaeng ito, natagpuan talaga namin. Nandun sa... We'll meet her. Yeah, devotee siya kay Divine Mercy. Yeah. I will not mention names because, you know, for security reason. Handog iglesia ni Cristo siya, kapatid. Anong nangyari? Time comes, namulat ang kanyang mga mata. He questioned, handog ha? Since birth, ha? Handog talaga. Since birth, lahat ng family is, iglesia. But, matangkad at maganda pa. Nga, time come, may abot ang point in time that she questioned her faith as being iglesia ni Manalo. Because, na-feel na niya na hindi na sa Panginoon kasi nag-iyakan ang lahat and then they call, "Ama!"
Something like nakaka ano daw ka nakaka tindig balahibo. Ama niya. Ano, bakit nang iyakan lahat? Sabihin ng ministro, "Ama!" Ganon. Oh, tindig yung balahibo. Kaya guys, nag-question na siya sa faith niya. And then to make the story short, ano nangyari? She is now a Catholic and a propagator of the divine mission. That's why we will not condemn the Iglesia ni Cristo. We hate the system, but we love those people who are in the Iglesia ni Cristo. Yes, kailangan natin magpakumbaba talaga. Yeah, humility lang kailangan talaga, brother. Kasi, look at Jesus Christ. When He humbled Himself after His, even to the point of death, and after on that, what is the crown? What is the reward of being humble or humility? You will be glorified with Jesus Christ. You will crown with the glory of God. And you will be vindicated on high. And you will be exalted on high with the Lord Jesus Christ. Meaning, that's the reward of being humility. That is not yung figurative. Pero so, there's a blessing. There's always a blessing to those who are humble in a humble person. Ano yan, nasa salita ng Diyos yan at inaawit yan. If my people will humble themselves, and pray. Ganon. Kasi pag... You will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal our land. Mga kapatid, ito lang pala ang susi para ma-heal yung pandemic natin ngayon. Magpakumbaba tayo. Tama. You know what? The best medicine in order to be healed from coronavirus is humility. Bakit dumami yung nahahawa sa coronavirus? Because of hypocrisy. Yes. Bakit? Tama. Lalabas ako. Hindi ako matatablan sa coronavirus. Ganun. So plus mayroon pang corruption. Some, not all, some government officials. Yun. Cry and turn our nation back to you. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, na ang buong sanlibutan ay babalik sa Panginoon upang ano yung mga yung pandemic san mawala na. Actually, ito ang susi. Sister Adin, if you only knew what is the message why God allows coronavirus? Simple lang inside. You know what God is talking sometimes? He's talking with this pandemic. He's talking to us using this pandemic. Anong nangyari nang nagkaroon tayo ng coronavirus all over the world? First, yung economy natin ay nag-go down. All over the world din, ha? Plus, lahat ng mga churches, born again, Catholic, Islam, all religion, lahat ng mga churches at saka yung mga temple nila, close. What is the message? The message is simple lang. This time, Jesus Christ is talking to us. This time, sabi ni Jesus, talk to me alone. Because I am your priest. I am your pastor. I am your minister. I am your great I am. I am your redeemer. I am your ano pa, basta nandun na. I am the comforter, I am the healer. I am the healer, I am the intercessors, I am the mediator, I need you, and I need you. I am your creator and savior. Yun lang ang mensahe. Yes. But look at the people now. We always complain, about our government, but we don't complain kung ano na ang nangyari sa buhay natin. We focus more on earthly things. Gutom na kami. Wala na kaming makain. But my question is, sa pamilya nyo, did you pray to God? Did you talk to Jesus Christ and say, "Lord, you are my Lord. You are my God. Lord, sorry for my sin." Did we do that, mga kapatid? I think not. Because ang nasa utak natin, pagkain, hindi na ako makalabas, hindi na ako maka-SM, hindi na ako maka-drink ng coffee or ice cream, whatever, my business. That's why God allows that one. He closes everything so that
you will focus to Jesus Christ. Kneel alone. Down and pray to our Lord. Sabi ni Jesus Christ in the book of Romans, if your love is in this world, then the God, the Spirit of God the Father is not in you. Amen. Kaya, ito yung panahon na we'll repent. Repent and be transformed. But I'm not saying that we don't need a church. We need a church. We need our priests. We need our parishes. But this time, God allows this situation so that we will focus to Jesus Christ. Go directly to Him. Anong sinabi ni Pope Francis? This time, you cannot confess your sin to the priest, but you must confess your sin directly to God. See? That's the message. Even Pope Francis, alam niya eh. Kasi may pandemic eh. Yun, mensahe, kapatid. Anong sinabi ni Jesus Christ in John 4? Sinabi niya kay Samaritan woman, woman, time will come that you Samaritans will not worship God on that mountain, and we, the Jews, will not worship on the temple, because God is a spirit, and the worshiper must worship in spirit and in truth. So, sino yung truth? Jesus Christ. Sino yung Espiritu? Sinabi niya, Espiritu ni Jesus. We need to worship Jesus Christ. So situation come in so that we can have an intimate talking, relationship, connecting to God the Father in heaven through the Holy Spirit, through the use of the Word of God. Now after this, if we may able to survive from this pandemic, if there will be a vaccine later on, then we will reduce, we will go out. Kasi yung lockdown, hindi na mag-lockdown yung Pilipinas all over the world. We can go. We can go back to our church. At least, pagbalik natin sa church, we will give more impact. Everything that is what is inside the church, because it speaks about the Lord Jesus Christ, the Holy Eucharist, the seven sacraments, the altar, the table of bread, the priest. It speaks all about the Lord Jesus Christ. Okay, so, brothers and sisters, sa gabi po ito, salamat po sa pakikinig niyo sa amin, lalong-lalo na sa topic po natin ngayon na the dangerous hypocrisy, hypocrites. Yun mga kapatid. At malamang nasa loob yan sa ating pamilya din. Yes. Kaya iwasan natin yan na magiging hypocrite. Iwasan natin na, lalong-lalo ito, tandaan natin, huwag magpersonalan kahit sino. Trabaho lang. Business lang. Kung ayaw mo sa kanya, i-pray mo na lang. Tapos kung ayaw mo talaga, makipag-usap ka. Huwag kang makipag-usap sa iba. Sa iba. That's it. Gossip. Diba? Yes. And shout out to Hearts Online. Yun si Hartzell yun. Dagang kayo ng text. Kaya yun. Sige, basahin mo. Oo. Ang dami, absolutely right, bro and sis. Kaya matagalan tayo dito. Sige lang, basta so, Lisa, Gania, Ditalia, si Greg, at saka si Rakin. Oh, hello. Sabi ni Rakin, hello Brad, how about denying siya? Ito na kanina, na-explain na yan. Si Roseanne, Sipas, John Bailon. Tama, bro and sis, kailangan natin magpakumbaba tayong mga Katoliko. Ito na si Hearts Online. At salamat sa inyo, sabi ni Ragin, salamat sa inyo, Brad, and bless God ko sa inyong preaching about divine mercy of Jesus is our beyond, our human understanding believes that. Sister Aden, this holy name. Na ako ipaapas to all CFD, Catholic Defender. Ako mismo, my wife, kaming dalawa, CFD. Ito lang ang masabi ko sa CFD. Humble yourself. Humble yourself. Yun lang. Wow, kasi ano eh, may hidwaan talaga at hindi na yan hindi na yan works of the Holy Spirit. Okay. So, sa iyo naman. Okay. Brother Victor Pantojan. Pantuhan. Anthony Abarquez. Daisy Gakrama Timbal. Pariente na ko. Hello, kasin. Kapat, ano ba? Pariente. Arcel Arinos. Victor Pantohan, good evening, Brother Boo, watching you live. Praise the Lord. Si Christita Ognayon Kaniting is watching. Ito gunbingit ni siya. Jerick Gunbingon. Oh, Sister Dinya. Pagtapos ng Sister Dinya, mag-recollection tayo dyan sa, nandyan pa ba yung opisina nyo malapit sa Cebu City Hospital?
later na lang. Gloria Sohor Juan RL Darío Lopez. Hello po, for watching from Panabo, Nabaw, Nabaw del Norte. Okay. So, thank so, you. So, yun na mga kapatid, ayon sa sinabi ko sa kanina na maaaring ang pagka-hypocrisy ay makasira din ng relasyon ng pamilya. Kaya, ito po ay dapat iwasan natin sa pamilya upang mabuong muli ang pamilya. Kailangan wag mag-judge kahit sinong membro sa pamilya, pag-usapan ang problema, wag talikuran ang problema, wag idaan sa puot at galit na maaring makasira sa pamilya. Dahil ang pamilya, mga kapatid, ito po yung unang target ng demonyo upang sirain. Kaya kami, kayo, maaari tayong matempt katulad ng sinabi ni Cardinal Tagle na minsan din natin maiwasan dahil dahil nadala tayo minsan. So ito yung dapat nating gawin, the opposite is to magpakumbaba talaga, magpakumbaba. At ang purpose nitong pagpakumbaba, mga kaibigan, mga kapatid, is to heal our land, to heal the family, the relationship in the family, the community. So I think Hartzell Nelby is watching right now and viewing right now. I'll talk to you later. So God bless you and God loves you. Okay. So sa gabi pong ito po yung parting time ko. Parting words ko na ang hypocrisy ay attitude lamang. Maari po itong i-forgive ng ating Panginoong Jesus. Ang tanging gagawin lang natin sa oras po na ito, ito na po ang tamang panahon na tayo'y magnilay-nilay kung ano man meron tayong masamang karakter sa ating sarili. Dapat dahan-dahan natin itong i-commit sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po kaya gawin ito. Hindi ko kaya, Panginoon. Ngunit, alam kong kaya mo, Panginoon, tulad po sa akin. No? Tulad nating lahat, tayong lahat ay hindi po exempted sa mga ganyang bagay, mga kapatid. Kaya alam nating alam ng Diyos na kaya ng Diyos baguhin tayo inside and out. So, blessed tayo bilang Katoliko dahil marami tayong patron saint na magiging intercessors natin. At saka magiging gabay natin sa lahat ng maginagawa natin. So, God bless us all. Then Brother Bubul will share. Okay, the parting words that I would like to talk to you is that sabi ng Biblia, sabi ni God, be merciful for I am merciful. Meaning to say, kung ano si God, tayo ay mga anak niya. We should be like our Father. In what way? First move, what we need to do is, first of course, you have to confess our sin. And then second, start opening your Bible, reading the Word of God. And after that, mag-join ka sa mga movements, sa mga kalihukan sa atong simbahan, sa atong mga parokya, no? So, because para bang mag-active ta kanunay ba sa gimwaton sa Ginoo ba? Persevere. Okay, ug dita mag-active bugod, magsulo-sulo ra sad ta. Way may tabo nato. So, we should connect one another. Ganun lang kapatid, no? Before we forgot yung na-meet natin kanina si Ma'am Marilo. Yeah. So, niyang Hindi kami friend. Hindi pa siya I met someone in PSA. Okay, watching from Panabo, so, Davao del Norte. Bro, Gorhel. Si Gorhel. Yes. Oasis of Love siya. Kasama, amigo rin ako. Okay, so this is it, no? So, the hour of great mercy is serving with you, with Bu Aden. So, wag mawala ng pag-asa. Then, God will forgive us. Yes, sa lahat ng mga propagator ng divine mercy, continue to propagate the mercy of God. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, thank you for this wonderful evening that you gave to us. Thank you for your word. Thank you for all the things you've done to us in our lives. God, change us. Make us the kind of person that you want us to be. We want to go more deeper in your word. Because it is only the Bible, your word, can change us, can guide us,
so that we may able to walk into the right direction towards you, because you are our destiny, Father. We are not of this world. We belong to the kingdoms of God. Our citizenship is in heaven. We believe in that. Thank you so much. And thank you, Mother Mary, that you continue to pray for us. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all.